Hello mga kapeki, and welcome back to my channel. And today's video is we're going to troubleshoot yung internet connection po dito sa school, okay? So kapapasok ko lang sa room at tingnan natin kung ano yung problema. Nandito na tayo, nasa Fiber Home, PLDT po yung gamit namin dito sa school, and we're going to fix this. Okay, so far, ito yung sign dito, okay? Meron ditong red dot dito sa loss problem. We call it, there's a problem in the internet kasi dalawang araw na to na hindi nagagamit ng mga co-teachers ko. Ayan, ito. So, wala siyang signal. So, although, hindi ko alam kung anong may problema dito or doon sa likod, but in case, tatlo po yung gagawin natin. Dito sa likod, ayusin natin, although kasama din yung reset button, pero hindi na natin to i-reset. We're just going to check if the wires are properly connected, baka yun yung may problema. Okay? So, titignan din natin dito sa loob na to kung merong ang disconnection na nangyayari. At the same time, mamaya, pupunta tayo dun sa labas at titignan natin yung isa pang box doon. Okay? Nandun yung ano, yung isa pang box para sa connection ng mga wirings na to. Kasi usually yung connection nito is nagko-cause ng ganitong problem. Pag ganito yung ano, red problem ng loss, ito, yung button na yan na nagbi-blink, it means problema po yan. Okay? So ayusin natin yan. So tatanggalin natin to sa pagkakahang. Okay. Tingnan natin ha. Red. Yung red kasi nagbi-blink. So, definitely walang internet connection. Okay. So, ayusin natin to. First thing, ano gagawin natin is we're going to remove this one. Kasi baka yan ang nagko-cause ng problem. So, lalahatin ko na ha. Hindi ko na iisa-isahin. Subukan nyo lang. Kapag gumana po itong technique na to, yung troubleshooting na to, yun na yung perfect na way para ma-fix yung problem ng internet ninyo. Kung hindi, subukan mo lahat. But, gawin mo siya individually. So, gawin mo siya step by step. Subukan lahat. Tatlo lang steps naman na gagawin natin. Subukan lahat. But, dito sa video na ito, lalahatin ko lang para ma-fix. Subukan natin ma-fix. Okay? So, ayan. Okay. Let's remove this one. Okay, kasi ito yung ano, connection doon sa labas para pang-detect ng internet. Okay? So, yan yung ayusin natin. So, ayan. Upon checking sa wire na to is naka-direct na po siya. Okay? Parang dinirekta na ng ano, ng service provider yung ano, yung connection from this box. Kasi usually, meron siya dito ano pa, additional na connection. Okay? Pero, I think tinanggal na nila at dinaretso na nila doon sa modem natin. So, hindi na natin gagawin yung second option, which is to redirect ito. Kasi nakadiretso na eh. So, wala nang purpose para gawin natin yung second option. So, the next thing to do is pupunta tayo doon sa labas. Okay? Titignan natin doon yung box na sinasabi ko, yung isa pang na kakabit doon sa likod ng wall na to. Okay, doon tayo sa labas pupunta. So, nandito na tayo sa likod. Binuksan ko na siya. Ayan. So, pinapakita ko na sa... Pasensya na, wala akong tinatawag na prior knowledge sa mga pangalan ng mga boxes na to. But, since I have been watching videos from YouTube kung paano ayusin to. Junction box yung term nila dito eh. So ito, pag nakalock siya, mayroon siyang lock dito sa labas. Saka mayroon siyang mga codes dito. But usually hindi ko na yan ano, hindi ko kasi alam yung mga terminologies na ginagamit diyan. But we are after on this ano, connection. Dito tayo naka-focus. Sabi dun sa tutorial na nakita ko, ito yung nasa ito yung ano, mula doon sa source. Sa wire na yan, papunta doon sa poste. While this one, itong nasa baba, papunta yan doon sa
sa room, okay? Doon sa ano natin, sa junction box or doon sa modem. So yung gagawin natin, yung pinakamainam na gagawin natin dito is to remove this one. Tanggalin natin to, okay? Then ito yung gagawin natin na pang diretso. Kasi kung hintayin natin yung mga service provider para ayusin to is matatagalan pa tayo para puntahan tayo dito sa school or sa bahay nyo. But if you know how to fix your internet, ito lang yung gagawin natin. Isi-separate lang natin ang dalawang ito at susubukan natin itong sa taas mula dun sa source, i-direct din natin yung paglagay doon sa modem. Okay? So, tanggalin natin to. Okay, yan. Itong sa taas ha, hindi yung nasa baba kasi babalik kayo doon sa ano, sa doon sa loob. So, ilagay natin muna ito dito. Okay? Kasi doon sa loob yung modem. Pero kung magkatabi lang yung, usually itong box na to, nasa labas talaga to ng bahay. Okay? So, ito, mamaya ko na lang yun naayusin. Pupuntahan ko muna doon sa loob para masubukan ko kung talagang gagana yung internet connection natin. Okay? Sige. So, ayan, babalikan na natin dito sa classroom at tingnan natin kung anong kaya natin gawin dito. Okay? Sige. Let's do this. Ngayon, nandito na yung mula sa labas. Okay? So, itataas lang natin siya ng konti. Dito natin nilalagay. Ayan. Pag hindi na kaya, kung yan na lang talaga siya, kasi kailangan din yung extension wire mo is marireach yung ano eh, yung connection ito mula sa modem natin kasi ito yung wire. Sige nga, ito na yung pinaka last na troubleshooting na gagawin natin. Ilagay natin to. Okay. Yan. So far power pa lang yung gumagana. Wala pa naman akong makikita ng ibang lights na nagbi-blink or nagpapakita. Yan. So, andyan na siya. So, let's try to insert this. Sana maipakita ko siya ng maayos sa inyo. Okay. Insert natin to. To dito sa ano sa likuran. Okay. Diyan na siya. Let's see. Oh, ayan na. So nagpakita na dito yung phone. P-O-N button. Ayan, button ba yan tawag dyan? Blue light. Ayan. So, for now, kasi, yun yung mangyayari. Dito na lang muna siya sa, ano, sa labas. Dito sa malapit, dito sa may bintana. Kasi, ano, hindi na umabot dito yung wire niya mula sa labas. So, dito na lang siya. Secure lang na hindi mahuhulog. But in your case, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay. Importante ay magagamit natin yung internet connection natin ulit. Okay? So, subukan natin. Subukan natin siya. So, yan. So, kung nagustuhan nyo yung video na tutorial na to, if naging successful yung troubleshooting natin, maaari nyo pong i-hit yung like at saka subscribe button kung bago ka dito. And maraming salamat po sa panonood ng mga videos ko. Thank you so much and see you next time. Bye!